welcome back. Kumusta kayo lahat? Gagawa tayo ngayon guys ng bibingka bake. Pero bake, bibingka siya kasi wala naman tayong apoy dito na kagaya dun sa Pinas na nilalagay sa apoy. Tapos may banana leaves. Wala kasi tayo dito. Mas masarap sana yung may banana leaves kasi mabango. Kahit ilagay lang siya sa oven sana, kaya lang wala rin. Kaya kung ano na lang meron, yun na lang gawin natin. Ilalagay natin siya sa oven. Tapos dito ko lang siya ilalagay guys. Anuhan ko lang siya ng butter para hindi siya magdikit. At napakakunti lang ng mga ingredients niya guys. Kasi ano na siya, rice flour, mixed bibingka ang pangalan nito. Natapon ko na kasi ang box nito guys. Nabili ko to sa Asian store. Baka gusto niyo rin bumili. Dalawang packet siya, dalawang pakete siya sa isang carton. 500 grams sa isang carton, 250 grams each kada packet niya. Kaya sulit na sulit guys, kasi almost $4 yata ang presyo nun. Pero sa ganito kadami, 250 grams, kung pandalawahang tao lang, medyo marami na siya guys. Ito lang yung gamitin natin, rice flour. Yung isa kasi naluto ko na eh, nakatry na ko luto noong nakaraang linggo. Masarap siya guys, promise. Ito lang ang kailanganin natin, rice flour, tapos brown sugar, 1/2 cup ng brown sugar, tapos tatlong itlog, tapos 1/2 cup na water, at tsaka 4 tablespoon ng butter. Hindi ko maano yung butter kasi mainit, kasi ininit ko. Tapos lalagyan ko rin siya sa taas guys ng shredded coconut kasi wala naman tayong fresh coconut. Kaya ito na lang ang ilalagay ko sa itaas. Kaya sisimulan na natin guys. Napakadali lang nito. Imimix lang natin siyang lahat. Tapos lagay natin sa oven. I-preheat mo lang yung oven. Preheat ko lang siya ng 200 degrees. Tapos 12 minutes lang siyang lulutuin. Napakadali lang guys. At ang sarap, promise. Kaya simulan na natin. Ayan na siya guys, nalagay na natin siya sa mga lagayan niya. Apat na ganito, yung medyo malalaki. Tapos, anim na maliit-liit. Apat lang kasi yung ganito ko na malalaki. Kaya nilagay ko na lang siya sa maliit-liit. Kaya ilagay natin siya sa oven. After 12 minutes, luto na yan guys. Brown lahat, sa gitna medyo puti pa siya, pero okay lang naman kasi luto na, at saka ang lambot niya guys, ang lambot, at hindi siya kagaya dun sa bibingka dun sa atin sa Pinas na medyo mag-crack yung sa gitna. Ito, nag-crack siya pero kunting-kunti lang talaga, pero okay lang naman kasi luto naman, at ang bango niya, ang bango at saka ang lambot. Lalagyan ko lang siya ng melted butter sa taas para malagyan ko ng desiccated coconut, pero hindi ko siya lagyan lahat kasi hindi ko pa na-try na may desiccated coconut. Kung hindi magustuhan, itatanggalin lang. At ililipat lang natin siya sa sa plato. Yan na guys, tapos na yung nilagyan ko na siya ng desiccated coconut. Yung malalaki, nilagyan ko siya ng desiccated coconut.
Pero ang maliliit, hindi ko siya nilagyan kasi baka hindi masarap. Pero pwede lang naman itaktak pag ayaw ng desiccated coconut. Ngayon ko pa lang kasi na-try na nilagyan ng desiccated coconut. Yan guys, looks yum! At ang bango niya at saka malambot. Ilagay mo to sa fridge, pagkabukas mo nakainin kahit malamig, maano pa rin siya, malambot. Kasi na-try ko nung nakaraan, hindi namin naubos, nilagay ko lang sa fridge. Ayan, sarap pa rin kahit pagkabukas na. Kaya, ayan. Sarap guys. May pang-snack na kami mamaya pag-uwi ng asawa ko. May pang-paris na ng tea or coffee. Kaya yun lang guys. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye. Have a nice day everyone.